pa vlogger. Oh, dahil doon. Ayun pala, ilag sila sa mga vlogger, ayaw nila. Ayun pala. Dahil sa mga kaibigan, lilipat tayo ng Umpin. Doon tayo sa Umpin. Tingnan natin. So magandang araw mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat ng panig ng mundo maging sa OFW. Bueno, ito na po ang part 2. Kung ating pong matatandaan, nagulat tayo dahil sa ilang mga tao na ating kinausap na ayaw sumagot sa Divisoria. At ito ang kasagutan sa napakatalinghagang sitwasyon. Subaybayan at panoorin ninyo ang vlog na ito hanggang sa dulo. Subalit kung bago ka lang sa aking tahanan ay pindutin mo na ang subscribe button at bell button para maging updated ka sa susunod nating mga video. Tayo po'y gumagawa ng araw-araw ng mga political issues, motivational videos at syempre mayroon dyan mga short videos. Sa araw nito, ang kasagutan kung bakit ang mga tao umilag sa aking mga tanong sa Divisoria. Umaga sa muli at kasama natin si Penturado. Sa pagkakataong ito, wala po sa Divisoria, lumipat tayo dito ngayon sa Santa Cruz, saan ating gagalugari naman ang lugar ng Umpin, sentro ng tindahan ng lahat ng mga alahas. Ika nga, pagdating sa alahas, Umpin ang kilala. Pero sa pagkakataong ito, alamin natin kung ano ang tunog ng San Francis Leo Marcos dito sa Santa Cruz. Anong pagkakilala mo sa kanya? Mabait, nakakatulong. Oo. Siya kasi yung nagbigay ng bigas, di ba? Oo. Panahon ng pandemya. Tapos hanggang sa kasalukuyan, namimigay pa rin siya ng bigas. Okay. Ang isa sa kasatanungan ko sa iyo, kuya, kasi tumatakbo siyang senador ngayon. Labindalawa naman ang kakapiliin natin. Ano pa po? Doon sa labindalawa, kung sakali, may isang sama ko ba sa listahan? Siguro. Na maisama. Anong pinakamabigat na rason na kailangan maisama mo siya? Dahil nga sa ginawa niya, nakakatulong. Matulong siya sa kapwa Pilipino. So, kuya, kung sakaling ganun, pag-ilan naman siya sa 12? Siguro para sa akin, siguro. Bayan!
Yeah. Kasi meron pa akong ano eh, meron pa akong mas nauna. Mas nauna. Curious lang ako kung sakali, sino number one mo? Sa akin? Oo. AXIS. Ah, hindi. Party list yun. Party list. Mm. Sa senador naman. Sa senador. Ah, sa senador. Oo. Siguro, sa akin si Monteveros. Monteveros. Oh, so siya yung number one mo. At pang sampo naman si Francis Lee. May pa, may sasama mo ba sa mga kakilala mo, sa mga kaibigan mo? May papakilala mo rin ba siya? Siguro sa aming mag-asawa pa lang, meron eh. Ano na namin. Hanin kayo sa atlog ng pamilya. Hmm. Okay. Ito kuya, kung magkakaroon ng pagkakataon na halimbawa, kaharap mo siya, anong sasabihin mo sa kanya? Ano? Sana tuloy-tuloy niya yung pagtulong. Na nakakaano sa taong bayan. Baka sakaling lumawig ba yun ano niya. Ano pangalan mo kuya? Nante. So mga kaibigan, si Kuya Nante mga kapatid, dito po sa Santa Cruz mismo, no? Umpin to, no? Okay. Dito sa Umpin, mula po sa Divisoria lumipat tayo at nakita natin si Kuya Nante. At sayon sa kanya, may sasama niya pang sampu sapagkat nakilala niya ang ambag ni Francis Leo Marcos sa larangan nung panahon ng pandemya, pagtulong sa mga mamamayan. Maraming salamat kuya, happy Christmas. Maraming salamat. So ayan, good morning mga kaibigan, nandito po si Kuya. Kuya, ako po si Taong, ano ang pangalan ninyo? Mulo. Mulo. Go. Ano ang trabaho ninyo dito? Adi sila sa parking ko lang. Ang parking. Kumusta naman ang buhay-buhay sa pagpaparking? Ah, okay naman. Kaya kayo yung tayo ano po, kasi nasa kanil sa dito kayo. Kilala niyo po ba kami sa Francis Leo Marcos? Oh, nakikita ko sa TV yan. So, okay. Ano pong pagkakilala ninyo? Or pagkakaalam ninyo? Hindi ko naman gaano kilala, pero nakikita ko sa TV. Ngayon lang naman pumandi natin yan, di ba? Oo, oh, siya yung tumakbo, siya yung namimigay ng bigas ng panahon ng pandemya. Ah, okay. Nagbigay ng tulong sa mga mahirap. At sa kasalukuyan, tumatakbo siya sila doon, number 44. Ngayon, ang katanungan ko, labindalawa naman ang pipili natin. Kung sa labindalawa, si Senator, kung sakali may sasama ko ba? Masasama dahil dosi naman sila eh. Dosi naman ako. Sakali, pang ilan kaya? Mga siguro mga pang walo. Pang walo. Dahil may nakauna na sa kanya eh. Oo. So curious lang ako kung pang walo siya. Sino kaya naman ang number one para sa'yo? Si Tulpo. Number one po. Si Tulpo. Si Rami Tulpo. Oo, Rami Tulpo. So, kung magkaroon ng pagkakataon na makaharap mo siya, bilang party na din dan, anong sasabihin mo sa kanya? Sana ipagpatuloy niya yung pagtutulong sa mga tao. Maraming salamat, kuya, ha. Thank you. Sabat na ibabatiin po ba kayo? Wala. Salamat, kuya, sa pagpapaunlad, ha. Maraming salamat. So, ayan po si kuya, isang parking attendant. At ang kanyang tanging mensahe lang kay Francis Leo Marcos, sana ipagpatuloy niya ang kanyang nasimulang pagtulong sa mga mahihirap. Thank you, kuya. Dati po. Ano ang pagkakarinig mo sa kanya? Maayos naman po. Ang ano niya, layo din po. Siya yung namigay ng bigas nung panahon ng pandemya, di ba? Tapos pa siya hanggang sa kasalukuyan. May channel pa naman siya. Okay, ang tanong ko lang kasi, tumatakbo siyang senador, kung sakali, ibubuto niyo ba? Hindi ko po masasagot yan po. Bakit? Bakit? Kasi hindi naman, ayaw po, hindi ko po masasabi po. Dahil hindi niyo pa nakikita? Opo, hindi naman ang... Kailan lang po yan, di ba?
Ayan, salamat ate. Salamat, no? Maraming salamat. Okay lang kasi maganda naman ang layo ninyo. Oo. Eh, kung ako naman tatong ninyo, eh, ipaboto ko naman siya kasi maganda naman layo. Oo, kasi maganda naman layo niya nung araw. Eh, sana naman ngayon din maging maganda layo niya. So, magkabila sila, magkatabi lang, no? Magkaiba. Kaya na, hindi. Pero dito naman sa kabila, ay pwede. Salamat to, ako yan. Thank you so much. Maraming salamat. Taga-tasto ba yun? Taga-arisal, no? Kaya mga kaibigan, tayo naman ay lumipat dito sa mga padyak ng Binondo at ating pong kapapanemi si Tatay. Tay, magandang umaga ko po si Tawagal. Ano mong pangalan? Francisco Gatnitan. Okay. Tay, Francisco Gatnitan. Tay Francisco, kilala niyo po ba si Francis Leo Marcos? Ano mong pagkakilala ninyo? Kasi ano lang siya, kumbaga sa atin, pagkilala na namin, kumbaga ano, yung bago lang natin na nakilala. Opo. Yung anong pagkakaalam ninyo, anong ginagawa niya? Tumutulong. Uh-huh. Yan. Siya po yung nag-viral sa Facebook at YouTube na tumulong at namigay ng bigas noong pandemya hanggang sa kasalukuyan. Isa sa katanungan ko, kasi tumatakbo siyang senador, number 44 siya ngayon. 12 naman ang senador natin. Okay. Kung sakali po, may sasama mo sa listahan mo. Bakit po? Pagkakalami na lang. Dahil tumutulong naman siya. Pang ilan po kaya para sa'yo? Pag ilan siya. Basta't may sasama? May sasama yung kilala. Basta't may makakilala sa kanya. Kasi bago pa lang siya eh. Oo. May babatiin po ba kayo, Tay? Oo. Babatiin niyo ko na pamilya o na sa kamera kayo? Bumati po kayo. Anong pagbati? Sino ang pamilya ninyo o kaibigan? Patingin na ko, kung mayroon kayo nasabihin. Wala na ho. Salamat, inimit tayo ha. Maraming salamat. Si tatay, kilala niyo si Francis Leo Marcos, tay? Ay, hindi ko pa na ano yan dahil wala akong ano. Pero hindi niyo, naririnig niyo or... Naririnig. Oo. Hindi ba siya yung nag-viral sa Facebook at YouTube na namigay ng bigas? Ngayon ho, kaya ho kami nag-iikot. Kasi siya ay tamatakbong senador number 44. 12 ang senador na pipiliin natin. Kung sakali may isasama mo ba sa listahan mo? Hindi. Pang-ilan po kaya? Hindi ko lang alam kung pang-ilan siya. Basta't may isasama sa'yo. Kung magkakaroon ng pagkakataon na maging kaharap mo siya bilang isang pansyak, ano po? Anong sasabihin mo sa kanya? Okay naman siya. So may babatiin po ba kayo, Tay? Okay, so ayun po si Tatay, isang padyak vendor. Kahit pa paano, sabi niya, hindi man alam kung pangilan, basta may sasama niya sa 12. Salamat, Tay. Thank you so much. Tayo ng isang sidewalk vendor. Ang pangalan niya ay Ate Linda. Okay, magandang umaga Ate Linda. Ako po si Paong Gala. Ano po, nasa Calizor po kayo ngayon. Itatanong ko lang sana kung kilala niyo ang isang Francis Leo Marcos. Ano hong pagkakilala ninyo? Ibigay siya ng mga ano. Bigas? Mga bigas. Okay. Kaya ako na itatanong ko sa inyo kasi ngayon ho ay tumatakbo siya senador number 44. At doon po sa ating pipiliin na 12, ang tanong ko ba ay may sasama niyo po ba siya sa 12 sa listahan ninyo? Pangilan po kaya? Pangilan po? Basta nga, ay labing ko siya kasama. Basta di siya sama? Wala pang kasiguruhan. Ngayon doon, kung magkakaroon kayo ng pagkakataon na makaharap siya bilang vendor, no, anong sasabihin niyo sa kanya kung nandyan na siya? Ano ba dapat? Gawin niya ang dapat yung tama. Yung tama? Tama para sa
makakatulong sa mga maliit. Kumbaga ipagpatuloy niya yung kanyang kagawian. Mga nagawa niya. Okay. Nakikita namin sa vlog niya na tumutulong siya. Ituloy-tuloy. So, may re-recommend mo naman sa mga kaibigan mo, kamag-anak? Oo. Sina, nakapanood na. Panapanood naman siya sa vlog mo. Saan kayo bumubuto dito sa Maynila? Maraming salamat, Ate Ha. Thank you so much. Sa mga kaibigan, si Ate Linda, basta isasama niya sa 12 at sabi nga niya, sana ituloy-tuloy mo lang. Francis Leo Marcos, kung ano man yung naumpisan. Maraming salamat, Ate. Thank you so much. So ayun mga kaibigan, magandang umaga. At eto si Kuya. Anong pangalan, Kuya? Roma. Ha? Roma. Roma. So si Kuya Roma, mga kapatid, ay isa po sa ating nakita dito sa Binondo, ano? Ang tanong ko, kilala niyo po ba si Francis Leo Marcos? Opo. Ano mo pagkakilala ninyo? Mayaman po sa ito. Yung pinagkakilala po sa dati. Namigay ng bigas? Opo, namigay po sa bigas. Okay. Ang itatanong ko na sana ko sa inyo, kasi tatakbo siyang senador. Number 44, 12 naman ang kailangan natin. Maisasama mo ba sa listahan mo? Pwede po. Pang ilan po kaya? Una, ganyan. Pangalawa. Pangalawa. Kung magkaroon ng pagkakataon na kaharap mo siya, anong sasabihin mo sa kanya? Magpapasalamat po sa binigay po niya ngayon. Magpapasalamat. So, mayroon po kayong babatiin? Okay na po. Batiin niyo? Binabati ko po yan dyan sa Kapulong, Situ, sa Road 10 po. Maraming salamat, Kuya, ha? Salamat po. So, ayun po. Kung ating mong mapapansin yung unang vlog natin mga kaibigan, nagulat tayo sapagkat ang lahat ng mga na tindero at tindera ng Divisoria ay halos takot silang sumagot sa ating mga tanong. Ito na po ang kasagutan kung bakit takot sila Papa sa mga vlogger. Kaya pala ilag sila sa mga vlogger, ayaw nila. So hindi sila nagsasalita pag vlogger. Ayaw nila kasi may kadalasan, may kasamang SGPP. Yung mga huli agad, mga panit. And then, sa mga vlogger. Madali na, pinaran nyo ako. Pagdadala akong isip ako na dito ako kayo. Hindi ko. Kasi vlogger eh. So dito sa Maynila, pag vlogger, takot kayo? Oo, pinag po kami kasi kadalasan po may nanguhuli rito na nag-vlog. May kasama pong SGPP. Oo, kanilalaw mo. Salamat Kuya nga, salamat sa impo ha. Pero kami po, hindi naman po kami ganoon. Ang sa amin lang, ang inaalam namin, yung kilala si Francis Leo Marcos, ang isasama na sinurvey kami, patungkol kayo. Si MML. Kilala niyo si Francis Leo Marcos? Opo, sa vlogger po. Kilala ko po yun. Ano ang magkakilala ninyo? Yung hindi siya naman yung taong kalabang na may magmamalaki. Oo, namigay na bilat, di ba? Truck. Ito Kuya, ang tanong ko kung halimbawa, ngayon ang halalan, may inumuto mo ba siya, tumatak ulit sa ito rin? Oo. At ilan kaya? Independent siya eh. Naniniwala ba kayo na yung scatter siya? Ay, hindi kayo naniniwala. Kasi, kung ano pa lang siya eh, mga halka pa lang yung dati, talagang minanin talaga siya eh. Kaya talaga siya. Yung pinakita niya lang yung mga sasakyan niya eh, sa vlog niya. Anong masasabi mo sa mga nagsasabi sa kanya na scammer siya? Paninira lang po yun. Nagawa nila. Paninira lang. Hindi lang naman nila kilala yung tao sa personal, ba't kailangan nila siraan? Tama. So, parang recommenda mo siya ngayon, ngayong halalan? Oo, sa akin po. Namakamay ko po yun kasi ano rin yung Marcos eh. Si Marcos po, kababayan po namin eh. Nagabatak po ako eh, Ilocos. Ayun mga kaibigan, yung pala ang dahilan, buti na sabi niyo. At pangalan po Kuya? Ako, Drew. Ha? Si Kuya Drew. Ayun na sabi niya, buti na lang na sabi niya. Dito pala sa Maynila, lalo na pagkakita na yung mga bento, takot sila sa vlogger kasi pag may vlogger, kasunod doon, mga nanguhuli. Kaya pala ilag sila, ayaw nilang magsalita, ayaw nilang makipag-cooperate. Parang ilag talaga sila. So, parahil yun ang dahilan kung bakit hindi sila nagsabi doon sa mga interview natin kanina doon sa may Santo Cristo. Sakop na actually ng puntoy. So, maraming salamat Kuya ha. Thank you so much sa effort. Okay, bigat ha. At least, dito po, mula po sa Divisoria, tumagos kami ng Binondo. At syempre, dito sa Binondo,
nakita naman natin na may mga taong talagang kilala siya at isasama niya sa listahan sa darating na halalan. So, dito po, tatapusin natin itong video ito, itong sorbi na ito, mga kapatid. Abangan nyo po ang kasunod naman na video ni Penturados. Yan naman po ang magtutuloy mula rito hanggang doon po sa Ongpin, sentro ng Ongpin. Samahan nyo siya dito lang sa ating Kalye Sorbi.